caso se va a... ¡Solo! Kaya nga, ako ngayon naririto uli at sinasabi ko naman ang aking kapartner magiging mabuting presidente si Senator Ping Lacson. Pag ibinoto niyo ang isang tao, piliin niyo rin, tingnan niyo rin yung nakapaligid sa kanya. Sapagkat ko ang nakapaligid ay tagilid, abay tagilid din yun pagdating ng araw. Kaya kami ay naririto. Ito ay pagkakataon na hindi natin papayagan. Kaya ang aming KKK, kakayahan, katapatan, katapangan, iyan po ang aming hinahain dito muli sa Pasig. Mabuhay ang Pasig! Magandang araw po! Makikinig kami sa mga sasabihin po ninyo. Ipapakilala ko po sa inyo at tumatakong presidente, Ping Lacson! Magandang tanghali sa ating lahat. Tama po sinabi ni Senator President Tito Soto, yung aking partner. Nandito kami para mas makinig kaysa sa inyo, kaysa sa magsalita sa inyo. Nais namin marinig yung mga hinaing ng ating pagkaraniwang mga kababayan, lalo na rin sa Pasig. Pagdating mataas ang presyo ng gasolina, lahat may tama. Mga pangkaraniwan, mga market vendors, lahat po talaga tatamaan. Natataas ang bilihin dahil siyempre mga pamasahe, magtataas yung mga utsupen. Pero hindi natin alam, tuwing eleksyon, bumoboto tayo ng mga magnanakaw. Di ba? At yung magnanakaw na minsan pinipili natin iboto, hindi na natin alam, hindi natin minsan na-imagine ano ba yung minanakaw sa atin. So, ang minanakaw, yung ating karapatan para sa maayos na pamumuhay, yung ating livelihood. Ang minanakaw sa atin, yung kinabukasan ng ating mga anak dahil wala ng pang-edukasyon at yung maayos na kalusugan. Tanghali sa inyo lahat. Maraming salamat. Yan po masigabing palakpakan para kay Ping Lacson! Pagkasubukan ang ating kandidato. Ito ay isang forum. Ayan. Sige po. Ano po ang tanong po? Huwag natin tingnan yung tinatawag na real wage. Ano? Tingnan natin yung living wage. Tumaas na pala yung cost of living. Yung pang-araw-araw na pinibili natin. Apektado po tayo lahat. So dapat, ang dapat unang gawin ng pamahala. Face mask ko ha. Sige po ma, pagkatapos po, pagkatapos po ito. Dito! Bakit ninyo ma, tama po ba? Kasi po! Sino po madami pa mong anak po dito? Dito po ako po dito kasi ang dami-dami kong anak. 13 po! Ilang asawa mo? Isa lang. Ganito. Hindi pa gumagapang na si Mister. Diba? Ano po na eh. Okay ko, meron akong ginawang panukalang batas. Hindi na panukala ito, batas na. Yung doktor para sa Bayan Act. Di ba? Yung doktor para sa Bayan Act, ang ibig sabihin niyan, yung mga anak mo, piliin mo sino sa kanila ang may gusto, pwede mag-enroll. Ha? Una, free, meron na ka tayong free high school. Pangalawa, ginawa namin yung pre-tertiary education. So, ngayon, meron na pong free medical scholarship. Walang tuition fee. May allowance, pati lodging. May pay lahat. Ang SSS na tinatang kaplak 2005! Ah, pinahabol din po namin yan. Sinasabihan namin sila lagi. Kami po, ang problema, legislation kami. Kami po yung mga tagagawa ng batas. Ang tagal na namin gumagawa ng batas, tatanong ng iba. Ang tanong, ang tagal nyo na dyan, ba't hindi nyo nagagawa ng action to? Hindi kami executive eh. Kami po tagagawa ng batas, ang nag-execute ng mga batas, yung nasa executive department. Kaya kami, humaharap sa inyo, ilagay nyo kami sa executive department, gagawin namin lahat yan. Ang kailang pondo rito, 257 billion pesos. B, hindi po N. At pagka natupad yun, kasi sa loob ng 3 taon na naipasa na namin, hindi po napupundan. Again, executive po yung nagpapansyon dyan. Kami, tagagawa lang ng batas. Meron na pong batas, dapat pondohan. At ito yung aming sinasabi na dapat yung mga gumawa ng batas, mas kabisado nila kung paano implement. So, from legislative to executive,
ay dapat tugunan yung pagpupondo sa Universal Healthcare Act. 328 billion pesos. Bakit tayo magpapasa ng budget na hindi naman gagamitin? Tapos uutang tayo ng napakalaki, sasaloy ng ating mga anak, pero hindi naman pala gagamitin. Ang solusyon ang may tutulong nyo sa amin sa ngayon na patuloy na pataas ng pataas ang... Dapat po, meron ng subsidy na nakahanda doon na budget po. Malaking pondo po yung nilagay namin doon. Yung implementasyon ng national government ang isa sa mga nakikita natin problema. Ang problema, hindi po kami nag-iimplementa. Naniniwala kami na kaming mga gumawa ng batas, pag binigyan nyo ng pagkakataon na kami mag-implement ng batas, alam namin kung paano i-implement po yun. Pero meron na, abangan nyo na lang, hintayin nyo lang kasi kasama po ang TOTA. Sana implement nila bago mag-eleksyon. Kapag pabalo na ng $80, pagkano na ngayon ang presyo na lang sa international market? Hindi, 100 plus na dollars per barrel. So dapat yun, nung nag-$80, suspended na yung tax rate. Hindi na tataas yung gasolina. Ang problema doon sa batas na yon, nilagyan ito ng time frame na nag-expire ito December 2020. So hindi na siya effective. Ngayon sa legislation, pag pinasa namin yung batas, pwedeng amyendahan yon na i-extend. Na dapat pagtuunan ng pansin ng mga namuminunod sa ating bayan at nangangakong tutulungan kami mga may kapansanan. Kailangan po dyan na una, wala po dapat diskriminasyon sa PWD at sa pangkaraniwan. Yeah. Ang sinasabi po namin na sistema, yung tinatawag na skills matching. Kung ano yung pwedeng ibigay sa karaniwan natin mga kababayan, dapat ibigay din sa may kapansanan. Lalo nga dapat tulungan ang may kapansanan eh. Dahil hirap sa trabaho pero... Salamat! Huwag niyo po kakalimutan ang tandem na Lacson Soto. Sa mga susunod pa sa inyong mga probinsya.